Hi, minasan! Konnichiwa! So, for today's video, mga sis, ang itataka naman natin is paano po ang process ng pag-aaral ng Nihongo. So, marami na rin po kasi ako natatanggap ng question about dito. Marami nagko-comment sa akin na ilang month po nag-aaral, paano po ang process, ayan, paano po ang food, dorm, etc., etc. So, guys, dito sa video na to, is tatakal natin. At kung makikita nyo, guys, is iba na po yung background ko, guys, kasi po is naglipat na po ako ng apartment, mga sis. So, kung tatanungin nyo rin, ano ba trabaho ko dito sa Japan, is ako po ay isang factory worker dito sa Japan at isang taon na po ako nandito. So guys, hindi ko na siya papatagalin at i-discuss na natin. So number one, mga sisi, ilang months po ba akong nag-aral ng Nihongo sa Pilipinas? So ayun, guys, kung sasabihin ko is base po ito sa aking experience. So ako po ay nag-aral ng 4 months ng Nihongo sa Pilipinas, mga sisi. At ang kategory ko po ay seafood processing. So kung mga construction po yung a-applyan nyo, scaffolding, ganyan. Tapos yung mga building cleaners, ayan, nasa food processing, ayan po, pwede pong 3 to 6 months po kayong mag-aral, depende po yon sa employer at agency nyo, guys. So, maraming nagsabi, ano po yung, paano po yung mga, ano, housekeeping, caregiver, ganyan. Guys, iba po ang process nun. So, 6 months po talaga yun, mga sisi. So, 6 months ka mag-aaral at meron pong required na exam para doon, mga sisi. Para naman po sa mga katulad namin factory worker dito sa Japan, guys, is 3 to 6 months pong nag-aaral. So, hindi naman na required na mga exam, mga sisi. Basta, ma-complete mo yung pag-aaral ng Nihongo. So, number one natin, mga sisi, ilang months nag-aaral ng Nihongo is 3 to 6 months po. Okay, mga sisi? Number two tayo, mga sisi, is stay in po ba or stay out, mga sisi? Sa case ko po, mga sisi, is nag-stay in po kami sa dorm, mga sisi. So, wala po itong uwian, mga sisi. Pwede po ba kating umuwi? Guys, hindi po pwede, mga sisi. So, talagang dire-diretso kayo doon, mga sisi, ng pag-aaral. Kasi nga, pag-aaral ng Nihongo is talagang muzukashi siya o difficult siya, mga sisi. Kaya kailangan, papukusan talaga siya, guys. So, paano po yan? Gusto kong umuwi ng Dinggo? Baka pwede naman ako magpaalam, ganun-ganun, birthday, ganun-ganun. Guys, hindi po. So, talagang na-explain na po ng agency yan na kung papasok po kayo sa pag-aabroad, is dapat po is masasacrifice na yung mga ganong events sa life ng mga sisi. Kasi nga, talaga opportunity to para sa atin, mga sisi. At dito na rin tayo natitrain, mga sisi. Kumbaga, training na to na hindi uuwi. Ayan. Kasi syempre, pag nandito akong sa abroad, tapos na-homesick ka lang, gusto mo nang uwi. So, hindi yun pwede, mga sisi. So, ako po is nag-stay in ako, mga sisi. Pinauwi lang po kami December nung Christmas, mga sisi, at New Year's. Nung January to ata is bumalik na rin kami, mga sisi. Mga 2022 yun hanggang 2023, mga sisi. So, ayun na yung pinaka naging vacation namin, mga sisi. Kasi nga may event, mga sisi, diba? So, Christmas break. So, pag after nun, bumalik na rin kami, mga sisi. Tapos dare-darecho yun is wala nang naging uwian, mga sisi. So, stay in po. Pero may mga agency rin po na nagpapa-stay out, mga sisi. Pero hindi ko siya masasabi kung saan siya. So, nababasa ko lang, tapos may mga napapanood din ako na pwedeng mag-stay out. Pero kadalasan po talaga is stay in, mga sisi. So, ayan ang number 2 natin, mga sisi, kung stay in or stay out. Okay, number 3 natin, mga sisi, paano po yung dorm? Okay, yung dorm natutuluyan, mga sisi. So, sa case ko po, yung dorm po na tinuluyan ko ng 4 months, mga sisi, na pag-aaral ng Nihongo is may bayad po. Okay, magkano po ang bayad sa akin? 4,500 po. Okay, 4,500. Alam, double debt po yun. So, sa isang kwarto is 6 kami, mga sisi. Ako po mag-isa is 4,500. So, ayan guys, may bayad po ang dorm, mga sisi. So, paano po yun, mga sis? Ay, mamaya, i-explain ko sa inyo paano yung expenses nyo dito. Basta, ang dorm ko po is 4,500. Okay? May bayad po ang dorm. Hindi po siya libre, mga sis. Okay, next naman po, ang food. Okay, pangilan to, mga sisi, pang-apat is yung food. Okay? Yung food naman po, mga sisi, isagot nyo rin po yun. Hindi na po yung provided ng company or agency nyo, mga sisi. Lahat po ng expenses nyo, mapahygiene, ayun, makakaalanganin nyo sa araw-araw, yung mga sabon, ganun, sarili nyo pong provide yun, mga sisi. Tsaka mga food nyo araw-araw, mga sis. So, ayun guys, siguro nung nag-dorm ako, siguro nasa 150 plus or 200 a day yung allowance ko, mga sisi. Hindi pa kasama dyan yung mga sabon-sabon, etc. ko, mga sisi. So, kasi nung kami, yung tanghalian namin for lunch, mga sa 75, paano pa almusal mo, snack mo, ganun, diba? So, nasa 200 yung allowance ko a day. So, 4 months yun, mga sisi. Okay, panglima natin, mga sisi, is yung allowance. So, guys, kayo po magpo-provide ng sarili niyong allowance. So, paano naman po, wala po kaming pera, ganyan. Pero, na-select na ako. Allowance naman, guys, is meron mga lending company, yung
agency guys na nagpapahiram. Pero note mga sisi, once na selected ka pa lang, doon pa lang po sila magpapahiram ng pera. So kung nag-aral ka naman na ng schooling mga sisi, at may employer ka na, sure naman na makakaalis mga sisi. Basta tandaan nyo, na-select na kayo, na-final interview na kayo, tapos nag-aral na kayo ng Hongo, sure po yun guys na makakaalis po kayo. Pero po yung sa sinasabi ko mga housekeeping, caregiver, sila po yung mga nag-aaral, pero wala pa po silang employer. So risky po talaga siya mga sisi. Pero gawin naman po yung salary nila kapag nakarating sila ng Japan. So ayun guys. So itong sinasabi ko guys is base lang po ito sa experience ko ha. At iba-iba po ang magiging experience nyo ayan sa pag-aaral ng Nihongo. So meron din mga katanungan na sinasabi na bakit pa kailangan mag-aral ng Nihongo? Eh pagtatrabaho lang naman ako. So guys, bago nyo pa naisip yan, pumasok na rin sa isipan ko na nag-aaral ako ng Nihongo. So guys, nakarating na ako dito is kailangan po pala talaga mag-aaral ng Nihongo. Kasi talagang mostly guys sa mga Japanese is hindi sila nakakaintindi ng English mga sisi. Hindi porket na magtatrabaho ka na dito is ano talaga yung gagawin mo. Paano pag kailangan mong paalam sa chunin mo o leader mo na mag-ano ka, yuk-yuk ka, daik-yuk ka, or yung tinatawag ng mga sitbib dito, ganun. Paano ka magsasalita? Paano kapag may tinatanong sa iyo? Paano ka magtatanong kayan sa mga supermarket, etc., etc.? Hindi mo alam. So guys, mahalaga po yung pag-aaral ng Nihongo mga sis, lalo na yung mga basic mga sis. Get doon kayo sa basic mga sis. At least papano, meron kayong alam. So guys, sa pag-aaral ng Nihongo ay mahirap, pero kailangan yung matuto mga sis. Kasi pupunta kayo sa ibang bansa at ang mga makakasalabuhan nyo guys is hindi marunong mag-speak ng English. So talagang mapapalabag kayo. Sana guys, nakatulong. So ang pag-aaral ng Nihongo ay kailangan. So ayun lang po guys. See you on my next vlog. And please subscribe my YouTube channel. Thank you and God bless!